Ikinatuwa ng National Maritime Polytechnic ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Tiniyak naman ng grupo ang pagpapaigting ng pagsasanay sa mga marino. Si Alan Francisco sa Sentro ng Balita, live. Napapanahon ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Yan, Angelique, ang mensahe ng National Maritime Polytechnic o NMP na nasa ilalim ng Department of Migrant Workers. Ang NMP ang katangi-tanging Government Maritime Training and Research Center sa bansa na naghahasa sa mga nais maging marino. Itinayo ito noong 1978 sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Matatagpuan ito sa Tacloban City. Ayon kay NMP Executive Director Victor Del Rosario, paiigtingin ang kanilang tanggapan ang pagsasanay sa mga marino para manatiling globally competitive ang mga Filipino seafarers. Sa ngayon, target ng ahensya na magkaroon din ng branch o center sa Luzon at Mindanao. Particular aniyang ito itatayo ang mga ito sa Tansa sa Cavite at Davao City na may mga lupang pagmay-ari ng NMP. Kaisa nila rito ang JICA o Japan International Cooperation Agency. Isinusulong din nila, Angelique, ang pagkakaroon ng pagkataguyod na mas dumami pa ang mga kababaihang papasok sa industriya ng pagmamarino. Para sa taong 2025, 185 million pesos ang allocated budget para sa NMC na gagamitin aniya sa pagpapabuti ng mga programa para sa mga Pilipinong marino. So in short, Angelique, no, itong NMP o National Maritime Polytechnic ay nag-offer ng scholarship sa mga marino, no, particular itong nakafocus sa mga security, safety at yung mismong mga aktibidad o trabaho ng mga marino sa mga barko. Live mula rito sa Manila, Angelique. Okay, maraming salamat, Alan Francisco.